Kill time, guys! Ang pag-uusapan natin ngayon ay walang iba kundi ang ating mga haters. Okay. G, una sa lahat, gusto kong maintindihan mo na normal lang bilang tao na magkaroon ka ng hater mo. Dahil G, kung wala kang hater, doon kakabahan. Tinan nyo, hindi ko nga ginagawa man lang plural yung pagkakabigkas ko dun sa salita na yon. Hater lang, hindi haters nga ang nire-require ko sa'yo. At least magkaroon ka man lang ng isa. Isang kapamilya mo, isang katrabaho mo, isang kapitbahay mo, diba? Isang tao na nasa paligid mo. Dahil G, ang hater ay simbolo ng success. Kung walang nag-hate sa'yo, ang ibig sabihin nito, hindi ka nag-i-improve. Hindi nag-i-improve ang buhay mo. Dahil G, likas sa mga tao na mag-hate at lalong-lalo nang maingit. Kaya, kapag may nag-hate sa'yo, huwag kang magagalit sa kanya. Kaya mo lang siya, huwag patulan. Hanggat hindi ka binabastos ng personal. Kaya nga ako, hindi ako nag-hate sa kahit kaninong tao dyan. Nagbibigay ako ng opinion ko. Maraming nami-misunderstood yun na kapag ka nagbibigay ako ng opinion ko at may binanggit akong tao at nadamay siya dun sa pagbibigay ko ng opinion na yun dahil galing yun sa kanya o maaaring siya yung gumawa nun, ang akala tuloy ng mga tao na to, nag-hate na ako. G, kung papakinggan ninyo ako kung paano ako umatake sa mga ibang tao o kung nagbabanggit man ako pangalan o ng pangalan, makikita ninyo na ang inaatake ko ay hindi yung person itself. Ang tunay na inaatake ko ay yung ideology at yung philosophy. Yung tao, wala akong pakialam dun. Kung sino man yung mga nababanggit ko na pangalan o kaya na banatan ko dito sa, di ba, mga videos ko, ginagawa ko yun nang hindi ko sila inaatake directly. Siya bilang tao, wala akong pakialam sa kanya kung anong klaseng tao siya. Dahil wala akong perfecto. Ako may mali. Siya rin may mali. Siya may mga success. Ako rin mayroon success, di ba? Kaya wala akong pakialam kung anong klaseng tao siya. Ang paki ko, yung ideology. Dahil lalo na tayong mga lalaki. Lalo na kung alpha ka. Kung merong disagreement, i-voice out mo talaga yon. Dahil hindi ka nag-a-agree sa bagay na yun. Pero hindi ibig sabihin nun na yung tao na yun ay masama. Ang ibig sabihin lang nun, meron kayong hindi pagkakapareho sa isang bagay o pinagkakasunduan na bagay, which is, yun nga yun, yung pinagdi-disagree ninyo. Pero hindi ibig sabihin din nun, pwede na kayo magbastusan o sasaktan nyo na ang isa't isa. Yun yung mga maling atake. Dahil dapat, kapag ka, meron kang bagay na hindi gusto sa isang tao, pwede ka lang mag-voice out ng opinion mo. Pwede mong atakihin yung ideology. Pwede mong atakihin yung philosophy. Dahil gusto mong patunayan yung sa'yo. Di ba? Pero ang mali, yung magkakapersonalan na. Doon, di ako mapasok doon. Pero marami mga hater na ganyan. Pumapasok na sa personalan. Pero hindi ko pa rin pinapansin. Minsan nga, nandiyan dyan sa mga comment section, sa mga Facebook posts, di ba? Kung ano naman sabihin sa akin. Pero okay lang. Wala akong pakialam sa kanila. Dahil gaya ang sabi ko sa inyo, G, ang mga haters ay simbolo ng success. Sa totoo lang, hindi naman siya sa'yo nag-hate. Nag-hate siya sa kung ano yung pinaparamdam mo sa kanya. Kasi, kapag ka nandiyan ka, nagmumukha siyang tanga. Kapag nandiyan ka, nakikita niya yung mga bagay na gusto niyang gawin, pero hindi niya magawa sa sarili niya. Pero ang masaklap nun, nakikita niyang kaya mong gawin. So, nagmumukha siya ngayon inferior sa'yo. Dahil napapamukha mong superior ka sa kanya at ayaw niya yung pakiramdam na yun. Actually, hindi naman talaga siya sa'yo asar. Asar siya sa mga nagagawa mo. Like for example, kung isa kang babae na maganda, di ba? Na, let's say, ang daming lalaki sa club, tapos may mga babae din dun, na sila-sila yung nagbibigay ng attention sa isa't isa. Tapos biglang may dumating na malupit na babae. Tapos yung malupit babae, siyempre, dahil malupit, mas malupit yung babae na yun, ngayon, itong mga lalaki na to, lahat ng atensyon nalipat dun sa lalaki na yun. So ano ngayon mararamdaman ng mga ibang babae na nauna dun? Maasar sila, di ba? Mabubwisit sila dahil sa nagagawa mo. Hindi naman ikaw bilang tao. Dahil sa to lang, wala silang pakialam sa'yo bilang tao. Kung ano man buhay, wala silang paki kung
kung anong mangyari sa'yo, kung bumagsak ka, o magutom ka, o mahulang ka ng tirahan, di ba? Hindi naman kayo magkakilala. At hindi naman ibig sabihin na wala silang pakialam sa'yo, na wala silang pake kung kumain ka o may matulugay. Ibig sabihin naman nun, masamang tao sila. Hindi. Dahil buhay mo yan. Wala sila talagang pakialam sa buhay mo. Ang pake nila, yung nagagawa mo, yung napaparamdam mo sa kanila, napapagmukha mo silang inferior. Kaya nga, di ba, sabi ko sa inyo, nung simula nung magka-kotse ako, dun sa, dito sa lugar namin na dati naman okay naman ang lahat, simula nung magka-kotse ako, nag-iba na yung tingin sa akin ng mga tao, parang feeling lalagi na ako nagyayabang, nag-aangas, ang dami na nag-gate, di ba? Dahil yun sa nararamdaman nila sa akin. Pero wala mo nung ginagawa sa kanila ako, sino ako noon, yung pa rin ako. Mas lalo nga ako naging humble ngayon dahil alam ko na dapat mas lalo ka magpakumbaba kapag ka dumating ang time na nakakaangat ka na. Alam ko yan. Dapat para tayong mga bamboo na habang tumataas, yumuyuko. Okay, dahil nga sa jealousy, dahil sa envy. Dahil kapag ka marami ka nang nagawa o successful ka na, ngayon yung mga tao, ang tingin nila dun, o since nakakaangat ka na sa kanila, ang magiging tingin nila ngayon sa'yo, hindi ka nakabilang sa kanila. Kumbaga, isa ka na sa mga successful, sila yung mga hindi. So ngayon, since nandiyan ka, nagmumukha silang inferior sa'yo, kaya ayaw nila sa'yo. Hindi naman dahil ikaw mismo. Okay, dahil ikaw, ang mga problema sa'yo, hindi mo maano, mabait ka, o salbahay ka bang tao, di ba, walang ganun. Hindi natin alam yun kung anong klaseng tao ka, at wala ka pang pakialam sa pagkatao mo, pero in the way na pinaparamdam mo, kapag nandiyan ka, nandiyan yung sakyan mo, nandiyan yung bagong girlfriend mo, nandiyan yung pinapakita mo, finuflaunt mo yung katawan mo na pinaghirapan mo sa workout, di ba? Pagka ginawa mo yung mga bagay na ganyan, nakakaramdam sila ng insecurity. Yung mga insecurities na yon, yun yung nagdadrive sa kanila para maasar sa'yo, para mag-hate sa'yo. Kaya nga sabi ko sa inyo, huwag kayong mag-flaunt. Huwag kayong magpakita na mga kung anong meron kayo. Okay? Huwag kayong huwag kayo, how do you call this, mag-flex. Okay, huwag kayong maging flexer sa internet. Dahil yung mga flexer na yan, tahimik lang yung mga nanonood sa kanya, pero naasar yun. Pero hindi rin nila maintindihan, ba't sila naasar? Kasi nga, dahil nga dun sa pinaparamdam na yun. Kaya huwag kayong mag-flex. Ako, kung may nakikita man kayo sa akin, babae, mga business ko, o ano man, yung mga yun, hindi yung flexing. Ang tawag doon sa ginagawa ko, pagpapakita ng resibo, patunayan, dahil nasa ganitong klaseng business ako, kailangan lang ng proof. Okay, kaya nga yung mga hindi na nakapagkita ng, yung mga ibang coaches dyan, na hindi makapagpakita ng proof, yung mga yun, di ba, kadalasan, hindi napapaniwalaan. Bakit? Wala kang patunayan. So dito sa business namin, kailangan namin kahit na ayaw ko, pero wala akong magagawa. May iba dyan, patunayan mo nga, pakita mo nga, pakita mo, di ba? Kaysa ano, di ba, may message pala ako na iba. May sasabi pa, hindi naman totoo yan. Hindi naman marunong magbag-usap sa babae. Kunyari ka lang, peking alpha, di ba? So wala ka magagawa. Magpapakita ka ng proof. Hindi naman dahil para patunayan mo yung sarili sa kanila, yung sarili mo sa kanila, kundi para may pakita mo yung legitimacy ng ano mo, yung pagiging legit ng ano mo, ng kumpanya mo, ng tinuturo mo, dahil nga nasa ganitong klaseng business ka. Pero kung wala ka sa ganitong klaseng business, hindi mo kailangan mag-flaunt, hindi mo kailangan mag-flex. Pag nag-flex ka, magmumukha kang mayabang. Kaya huwag mong gagawin yun. Kahit na alam ko naman na hindi ka nagyayabang. Pero iba sa inyo, nagyayabang talaga. Pero iba, hindi mo gusto magyabang. Gusto na magpakita na ano. Na meron ako nagawa ngayon. May achievement ako ngayon. Di ba? Masaya ka lang. Di ba? May mga ganun. Pero ang problema nga, hindi nga tanggap ng society yun. Hindi tanggap ng mga tao yun. Pag ginawa mo yun, mapaparamdam mo sa kanila na mas maliit sila. Pag naramdaman nila mas maliit sila sa'yo, magagalit na sila sa'yo. Okay? Dahil hindi naman talaga sila sa'yo galit dun sa ginagawa mo. Dun sila nag-hate. At kapag ka nagawa mo yun, itong mga tao na to, tataas ang kilay, pag-iinitan ka na. Parang, ano rin nangyari ngayon sa akin sa YouTube, di ba? May mga bumabanat na, di ba? Pero dati, wala pumapansin, di ba? Worth ka na lang time nila. Okay? Para mag-hate. Pero sa totoo lang, kung wala ka namang na-achieve, hindi sila mag-hate sa'yo. Dahil wala, pakilam nila sa'yo. O di ba? Wala ka naman nagagawa kahit ano sa kanila. Pero since ngayon, may nagagawa ka na, naiparamdam sa kanila, na nagagawa mo magparamdam sa kanilang mas maliit sila kaysa sa'yo, nag-hate na sila. Yan ang nangyayari. Okay? Pero ako, wala akong galit. Wala akong kahit anong hating sa kahit kanino. Ang totoo lang, mahal ko mga haters ko. Kung kaya kong bigyan sila ng royalty o kaya ng komisyon sa kada kinikita ko,
sa videos ko, sa lahat ng ginagawa ko ngayon, bibigyan ko sila. Bakit? Dahil sa kanila, mas lalo ako nagpo-push. Mas lalo ako nagkaroon ng motivation. Dahil sa kada hate na ipinaparamdam nila o pinapakita nila sa akin, mas lalo ako nagigigil para patunayan yung sarili ko na hindi tama yung sinasabi nila sa akin. Yan ang rason kung bakit palagi motivated ako. Dahil instead na hayaan ko yung mga hate na yun, nasirain ako, ang ginagawa ko, ginagamit ko yung hate na yun para maging fuel sa fire ko. Pinapakinggan ko lahat yan. Tapos, ginagawa ko sa sarili ko. Para, itong mga tarantadong to, walang masabi sa susunod. Dahil ganyan lang naman ang game. Walang personalan. Ako, kahit yung gumawa pa ng meme sa akin dati, di ba? Wala akong pakialam sa kahit anuman. Mas gusto ko nga yung ganun. Di ba? At least buhay na buhay kung ano man yung ginagawa namin. As long as walang nasasaktan, walang ibang nadadamay, I'm good with that. They can hate. They can do whatever they want to do. But, you know, as long as I'm breathing and I'm still dominating the fucking game, then I'm fucking cool with that. I'm okay with that, right? So, and you guys, ayo, tandaan nyo, kung wala kayong haters, you ain't doing good. Alright? So, lagi tandaan na nila! Magpayaman, unahin na sarili, ask back na marami puta, yo! Peace! Boom!